Pinilahan ng mga jeepney driver ang ayudang 5 milyong piso na pinamigay po ng host ng Wowowin na si Willie Revillame. Namigay din siya ng bigas at mga jacket. Yan ang tinutukan ni Danoting Kungko. Tignan ang jacket yan. Napuno ng mga nakaparadang jeep ang ilang lane ng East Avenue sa Quezon City dakong alas 9 kaninang umaga. Ang mga tsuper ng mga jeep na ito nakaabang sa labas ng tanggapan ng LTFRB. Hindi sila magpaparehistro o mag-aayos ng prangkisa, kundi naghihintay ng ayuda. Hindi mula sa gobyerno, kundi mula sa Wowowin host na si Willie Revillame. Tinupad na kasi ni Willie ang ipinangako niyang tulong noong unang linggo ng Agosto matapos makita ang kaawa-awang sitwasyon ng mga jeepney driver na hindi makapasada dahil sa pandemya. Pero sa dami pa rin ng mga pumunta ngayong araw, kailangan silang paalalahanan ng mga gwardiya. Mula sa iba't ibang lugar at ruta ang mga nagsipagdatingang tsuper. Ang ilan galing pang rutang Sapote, Baclaran, tulad ng grupong ito na walang grupong kinabibilangan at nagbabaka sakaling maambunan. Para po matususan namin yung pangailangan namin sa araw-araw. Kasi ako po hindi nakakuha ng ayuda simula umpisa hanggang pangalawa. Ang grupo ni Ronald alas 6 pa lang daw ng umaga nandito na mula pa sa Antipolo. Yun lang po tsansa namin na talaga na makakakuha ng ayuda po. Wala po yung binibigay ang DSWD sa amin. Wala po kami natatanggap. Sa tagal nga nilang hindi nakakapasada, may mga namamalimos na tulad ng mga grupong ito sa Blumentritt kaninang umaga. Wala pong ibang makuha na sir eh. Wala pong maputahan. Umaasa po kami sa gobyerno hanggang ngayon na umihingi po ng ayuda. Baka sakali pong mabigyan kami. 5 million ngayon. Next month, magbibigay ulit ako ng 5 million para dun sa mga taong talaga nangangailangan. Kung kakayanin kong monthly to, sasabihin ko kay Secretary Harero. Bago ang pamamahagi ng ayuda, nakipagpulong muna si Willie sa mga opisyal ng LTFRB at sa mga leader ng mga jeepney association. So, 2 weeks ago pa to eh. Inayos lang muna namin lahat kung paano sistema. Nangako ako, 5 million. Ito, cash, no? Hindi ka po nag-isip kami. Nakita ko namamalimus na nga yung ibang kasamahan nyo. So sabi ko, Tony, gagawa tayo ng paraan. Bumili tayo ng bigas. Para sistematiko ang pamamahagi, ibibigay ang tulong sa mga leader ng iba't ibang grupo ng mga tsuper na siya namang mamamahagi nito sa kanilang mga miyembro. Ito po lahat yung pera na worth 5 million. Ngayon, sa inyo po mga miyembro, kayo na po ang bahala. I-account na lang po ng LTFRB. Ali, ito po yan. Para klaro po, ito po 500,000. Pag dalawa, 1 million, 2, 3, 4. Ito po, tingnan ano po yan, 250,000. Kaya 5 million po lahat to. Ito po yung pinagkaloob ko sa inyo. Para mo naman kahit papano, di ba? Makaraos kahit ilang araw naman. Oh. Oh, ito po, ha? Ngayon po yung 2,000. Yan to, ilan po, ha? Makakarating sa palad ng mga tsuperito. Bago magtanghali, may ilan nang lumabas na mga pinuno ng iba't ibang asosasyon dala ang tulong na paghahati-hatian ng mga miyembro, 500 at 1,500 pesos kada isa, bigas at jacket. Sa dami ng mga tsuper na pumunta, may ilang sinabing hindi sila nakatanggap. Nagbabaka sakali kami, sir. Kasi, ano sir eh, tawag na ito, yung pamasahin namin dito, sir, nag-ano lang kami, sir, nag-ambag-ambag lang. Tapos, pauwi, wala rin pala kami papala. Kaya, hindi kami, sir, mag-ano, sir, mag-back out. Pero para sa ilang mga tsuper, malaking bagay na raw ang 500 pesos. Tulong pandugtong ng mga pang-araw-araw nilang gastusin. Baka laking tulong na po yun para sa amin, lalo na't wala pa po kami biyahe. Eh, niniling na lang po namin, sana makabiyahe na po kami. Wala, thank you! Danoting Kungko, nakatutok, 24 Oras.